luto tayo ng ginisang sayote na may giniling. So, gaganyanin muna natin siya bago natin siya hugasan para yung kanyang dagta is mawawash out. So guys, since na hinugasan na natin siya, so hindi na ma-ano yung kanyang dagta. Kasi pag may dagta na nang babalat yung ano mga kamay ko pag ano. Pag na ano na ng dagta. So ayan. So, ayan guys, hihiwain na natin. Ayan. Ayan. Ano mo? Yung isa. Tawag nun? Tapos na natin gayatin ang ating sayote. So next is kamatis. So hindi natin tanggalan ng ano. Is bawang. Ito na yung ating kamatis, bawang, sibuyas, patis, ito magic syrup at ating ano, paminta. So ayan guys, luluto na tayo. So ayan na po ang ating giniling, patutuyuin muna natin bago natin lagyan ng mantika. So ayan na po, may mantika na. Ayan. Wait lang natin mag-brown ang ating giniling bago natin ilunod yung sibuyas, bawang, at kamatis. So, ayan guys, nagpa-brown na. Next natin ilagay is yung bawang, sibuyas, at kamatis. Yan. So, sama-sama na natin. Ayan na. So, ayan. Next natin ilunod is yung ating patis. So, ayan guys. Patis. Next is paminta. So, ayan. Guys, next is yung sayote. Ilunod na natin. So, naka 2 times ko na siyang hinugasan bago balatan at after balatan. So, hindi ko na siyang hinugasan. Kasi,
Sobrang dadami masyado ang water. Dahil ito ay matubig. Sobrang dami. Hinahinain lang natin kasi baka mag-overflow at magtatalunan. So next is ilalagay na natin yung cubes. So ayan. So at ngayon ay tatakpan na natin. So ngayon guys ay hindi na natin, mimix na natin para yung pantay yung pagkaluto. Tatakpan natin ulit. So, ayan po, dadagdagan na natin ng paminta. Tikman natin ang lasa. So medyo tabang po, nalagyan natin ng iodized. Ayan. A few moments later. Good morning. So ngayon magluluto tayo ng tocho or bangos na may tausi. So ayan. So yan yung bangos natin. At yung ating bawang, luya, sili na green, sugar, sibuyas, yan, paminta at ang ating soy sauce at yan, yung ating black beans. So, kailangan hugasan yung black beans kasi super alat po niyan. So, yan guys, magluto na tayo. Guys, tuyo na ang ating kawali. Tignan natin ang bawang. Sibuyas. At ang ating luya. So, ayan. So, ayan guys. Since brown na yung ating sibuyas bawang, lalagay na natin ang black beans. So next is soy sauce. Lagyan na natin ng water. At pa anoy natin. Yan, lalagyan natin ng paminta at sugar. So, antayin natin kumulo. Additional water kasi marami yung aming isda plus soy sauce. So ayan. Guys, kailangan natin tikman muna yung sabaw bago natin ilunod yung isda. So ayan. Laglag na natin yung ating isda. Ayan. So kailangan natin i-lublub ng todo kasi para ma-absorb yung
ma-absorb yung kanyang sabaw sa isda natin. Ayan. Maganda rin to guys, lagyan nyo ng tokwa. So, optional yan. Mas masarap din may tokwa. Pang, ano, extender or... Wow! Valentine gini! Yeah. Nani lang yung nakakain yung umi. Mga ano yan. Ayan yan. So, ayan. Tinig mo. So, ayan guys. Gatong masarap. Mukhang masarap to guys. So, lalagyan natin siya ng cornstarch then para maglapot yung kanyang sabaw. So, hindi ko na napapakita kanina yung cornstarch pala. Ayan. Cornstarch with oyster sauce. Oyster sauce. So, ayan. So, masarap siya pag may luwi. Pag may ano, may tokwa. So, lalagyan na natin yung ating sili na green. Ayan. So, ngayon, hindi ko na ipakita yung onion leeks. Yan, masarap yan pag may onion leeks. Dahon ng sibuyas. Guys, luto na ang ating isda with tausie. So, ayan. Any kind of isda, pwede siyang lagyan ng tausie. Ayan, kain na tayo, guys. A few moments later. So, ayan, luto na ang ating isda. Ayan, kain na po tayo. Good morning! So, ngayon ay magluluto tayo ng pusit. So, ayan guys, yung pusit natin. So, ano na siya, malinis na, wala ng bibig at yung satsyan niya. Tinanggal ko na yung ano doon. So, ito yung ating, ano, ricado, bawang, sibuyas, onion leeks, sili na green, luya, at bell pepper. So, ito yung ating paminta. At ang ating oyster sauce. So, ayan. Guys, ang ating soy sauce. Yan yung halot natin. Ayan po, sunod na yung ating kawali. Yan, lagyan ng bawang at sibuyas. Luya. So ngayon ay lalagyan natin ng paminta. Mix it. So, antayin natin kumulo bago natin ilagay yung ating mga ibang ricado. So, next is soy sauce. Ayan. Thank you.
ating isunod ay ang ating chili na green at ang green pepper. So ito guys, ang ating oyster na nilagyan ng harina or cornstarch, kahit anong pwede. Ngayon ay nilalagyan na natin. Pampa, lapos yan. So next ay ang onion leaf. So, ayan. So, kunting kulo na lang at tatanggalin na natin sa kawali kasi pang itigas pag masobrahan ng luto. A few moments later. Ayan guys, ang ating pusit. So, ayan. Kain na tayo. So, ngayon po ay maghiwa tayo ng sibuyas. Ayan. Liitan lang natin. Ayan. So next is bawang. So, ayan guys, lagyan natin ng hotdog ang ating spaghetti. Hihiwain na natin. So, ayan. Tapos na. So, ayan guys. May leftover akong ganito. Pepperoni. At ito. So, kailangan natin isama na lang para hindi masayang. Ayan. So,
Siyempre, hinog na siya. So, i-cubes lang natin. So, ayan. So, first time ko nagluluto na may ganito. Mayroong, ano, bill paper. At, ano, carrots. Try lang natin para maiba naman. So, ayan. So, next is yung carrots. So, babalatan natin. Ano na siya eh? Matagal na siya sa ref. So, ganito yung color. Hinugasan ko na po siya, guys. Ayan. So, ito is i-cubes lang din natin. So, pag pang-extender ito, guys, since na kunti lang yung giniling ko. So, yung may mga ganitong mga vegetables, maganda siya pang-extender. So, ayan, tapos na. Set aside na natin sa may gilid ito. So, ayan. Ready na ang ating bell pepper, carrots, sibuyas, bawang, cubes, at ang ating hot dog at ang ating giniling. So, tara guys, lutuin na natin. At syempre, hindi pa huhuli ang ating Fiesta Sweet Parmesan. So, ayan guys. Ano na siya? Gulo na. Lalagyan ko na siya ng oil. And then, next is, lagyan ko na siya ng salt. So, ayan. Bago ko ngayon ilagay yung noodles. Spaghetti noodles. So, ayan. Lalagay na natin. Ayan. Ayan. Check na natin. Kasi gusto nila is al dente. O yan guys, luto na. Check natin. Yung isang so, ayan guys, ready na siya. Ngayon ay strain na natin. And
guys, ready na nating salain. Luto na siya. So ayan guys, lalagyan natin ng butter. So ayan, habang mainit pa siya, kailangan natin i-mix-mix para mag-melt. So ayan. Ayan, so nagme-melt na lahat yung ating ano. Hindi ko masyadong damihan ay dahil sa gagamitan ko siya ng butter pag gisa. So ayan. Wait lang natin. Minute yan. At next ay hahanda natin yung butter. Saan? Walang tubig dito, Dad. Walang laman yan. Mainit na siya, ay lagyan na natin ng butter. So, flip over yung butter. Meron pa. Yan, pinaglutuan niya yan kahapon ng steak, kaya may color. So, yan. So ayan guys, lalaglag na natin yung ating bawang, sibuyas, ayan. So, wait lang natin medyo maluto yung ano. Sibuyas at bawang. At ngayon, pwede na natin ilagay yung ating giniling. So, ayan. So, kailangan ko paminta. Wala dito. No, it's not here. Nasa taas. Lalagyan na natin ng paminta. So ayan, nilagyan na natin ng paminta. Wait lang natin. Maluto yung giniling bago natin ilalagay yung ating hotdog. So, hindi ko nalalagyan ng ano, ng mushroom. Kasi marami ng ano, may ricardo na akong inaad. May carrots na at saka bell pepper. Since naluto na yung ating giniling, ilalagay ko na yung ating hotdog. So, so wait natin hanggang maluto yung hotdog ulit. Ilalagay ko na yung carrots kasi matagal pala itong maluto. At yung ano,
tawag yan? Bell pepper. So tatakpan natin para madaling maluto. So ayan, lalagyan natin yung cubes. So ayan, lalagyan natin ng water kasi dahil sa carrots kailangan maluto. Dahil late na nating nalag. Ayan, sabi ko sa inyo guys, first time ko kasi maglagay ng carrots at ng bell pepper. So tingnan natin kung luto na. Yung ating carrots. So, ayan guys. Luto na siya. Kasi nilagyan natin ng water. So, next is lalagay na natin yung ating soy sauce. Ay! Ating spaghetti sauce. So, ayan. So, gusto nila manamis na miss. So, para hindi na ako maglagay ng sugar is spaghetti sauce. Fiesta sweet na lang. Kasi with parmesan na siya. With parmesan cheese na siya. Yan. Wait natin siyang kumulo. So tabang siya, lalagyan ko siya ng asin. Kasi isang cubes lang yung nilagay. So, ayan guys, tamang-tama na yung ating timpla. Wait lang natin makulo. Po, luto na siya. So, ngayon, para maiba, lalagyan ko siya ng basil. Ayan. Ayan. Mabango yung basil. A few moments later. Ayan na po ang ating spaghetti. So, ayan guys. Kain na tayo. So, ayan guys. Hihiwain na natin yung ating chicken. So, yung kalahati pang prito. Kalahati pang tinola. Ayan. So, ayan. Yan yung pang
Gusto ko yung mga ano, yung mga bones is. So ayan. So yan ay titinol ako yung ano. So yan. Ang iano ko is yung pito yung. So after natin ito, hugasan pa natin siya ulit, guys. So ito, pang-brito rin. Hiwaan ko siya dyan. So yung mapunta sa tinola is yung backbone at wings. So ayan. Uy, my gosh. So ayan. Ayan. Tanggalan natin yung kanyang bandang pwet. Kasi daming taba. Ayan. So yan, tanggalin ko siya. Kasi may mga kulani. So ayan. Ito is saan ko siya sa tinola. Mapurol. So, ito yung pang-fried. Yan, yung pa-fried ko. So, ayan. At ito, isasama ko siya sa tinola. Ayan, hindi ko na siya. Tapos ito rin, sama ko siya sa tinola. Yes, yung mga bones, isama ko siya. Tapos ko na siya ang hugasan. Tsaka ito yung pang tinola rin, tapos na. So, siniparate ko sila ngayon. Kasi titimplahan ko. Yan. Ngayon ang gagawin natin is yung mga ricado muna. So, next guys is yung mga ricado. Yung ating... Ayan. So, dito ko pala siya ilalagay. Guys, done na. Kailangan na natin siyang hugasan bago natin hiwain. Po, guys, atin na siyang hihiwain. So, ayan. Oh, look. Let's shake it. So, ayan. Bakit pala ano? Hawakan mo. Dito mo pinaka. Oh. Anghang. Anghang sa mata. So, ayan. Ang ating loya. Ewan ko kung bakit ganito yung color niya. Baka dahil sa sobrang gulang.
So, ito. Next is sayote. So, guys, yung sayote, pang halos tinola, optional po. Pwede kayong gumamit ng papaya. So, ako mas gusto ko yung sayote. Kaya, ito yung aking ginagamit. So, kailangan hugasan natin siya kasi madagta bago natin mabalatan. So, ayan po guys. Next is, tapos na natin siyang balatan at tanggalan ng buto. So, ngayon, hiwain lang natin siya. Ayan. So, ayan. Hugasan na lang natin siya ulit after, bago natin ilunod mamaya. So, ayan. Next is ating, ito guys, ating malunggay. So, yung malunggay natin ay pinatuluan ko na ng water kanina tapos pinagpag ko na siya. Para kung may N6 man is matatanggal. So, ayan. Gusto ko sa malunggay is yung dolo kasi yung sa baba na banda mapait. So, at saka may mga dilaw na. Ito medyo ano na to eh. Bandang baba na. Pero pwede pa to. Hindi pa to ano. Masyadong magulang para mapait. Tapos na ang ating malunggay. So, ang gawin ko ngayon is titimplahan yung pang fried chicken. Ayan. So, mamaya ko na ito. Sama-sama sa compost. So, kailangan ko siyang timplahan ng paminta. Next is paprika. So, yan yung paprika natin. So, ayan. So, next is iodized salt. So, ayan. May water siya. Mimix na natin. Meron siyang water. Ito siya natuyuan nata. So, okay lang may water kasi lalagyan ko siya ng flour. Ayan po, pakinabangan na natin to guys. Ayan, yung itlog ng maliit ng aming mga alaga. So, linisan na muna. Ngayon ay bibiyakan ko siya ng egg. So, ito yung egg. Ang sobrang liliit ng egg namin guys, yung itlog ng manok. Unang itlog ng manok. So, maliliit. So, ayan. Pero solid siya kasi mabigat.
So, feeling ko kulang pa yung aking iodized salt. So, lalagyan ko na lang ng konti ulit. So, ayan po. Lalagyan na natin ng harina. So, ayan. So, either harina or crispy fry. So, kung ano lang po yung mayroon sa kitchen. So, pag crispy fry is, ililess nyo yung ano, yung asin kasi maalat na po. May timpla na po yung ano. Kunting asin na lang sa karne. Tapos, kasi may timpla na yung crispy fry. So, ayan po, guys. Ready na yung iprito. So, ayan. So, tara guys, magluto na tayo. So, ayan guys, ready na ang ating casserole. So, ito, ready na rin yung ating mga ricotta. May luya tayo, sibuyas, bawang at sili sa cubes natin. So, next is, yan, sibuyas at luya. Yan, sasabayin po natin yung tatlo. Para yung chicken, masangkot siya natin. So, wait natin ma-brown yung mga ricotta. At yan, iaano natin yung ating ipiprito habang naantay natin yung ano, yung ricotta sa pangtinola na mag-brown. Na nating ilaglag yung ating manok. Ayan. So, ayan po. Sangkot sa nating mabuti sa sibaw, sa bawang, sibuyas at luya. So, ayan. So, since na mainit na yung ating kawali para sa pag-prito, so, iaano ko na ito. Talagyan na natin ng oil. Kasi yung ating pang-prito is nababad na siya. So, ready na siya, guys. Ayan. Dalingan ko siya ng dinihan ko siya ng oil para malublog. Ayan na, bang inaantay natin is lalagyan na natin ng paminta. Since mainit na yung ating ating kawali, ating mantika. Ay, puki. My God. So, ayan. Lalagay na natin yung ating chicken. Yan, isang salangan lang siya kasi malaki yung ating kawali.
So, ayan, guys. Hinaan lang natin yung apoy para hindi mabigla yung kanyang pagkaloto or masunog. So, ayan. Balik-balik tarin natin yung chicken para maluto sa kabilang side. Lagyan mo ng ano yan. So, ayan. Medyo luto na dito sa kabila. Babalik tarin ko siya. So, yung flour guy, pang-extender din yun. Kaya, tingnan mo ang laki. Lumaki yung ating chicken. Yeah, pang-extender. Malaking masunog to. So, since na nasangkot siya na yung ating chicken. So, ilulunod ko na yung gulay na sayote. So, yan guys. Nugasan ko siya, pero binabad ko pa rin siya sa water. So, yan. So, ito po, meron tayong patis. So, patis yung ating pangtimpla dito. So, yan yung update sa ating chicken. Mahina lang yung apoy. At baka masunog. So, ayan. So, may kunting sabaw na siya. Ay, dahil sa ating sayote. So guys, dadagyan natin ng dalawang cubes. Kasi may sabaw naman. So, dagdagan natin ng additional na panito. So, nagpainit na ako ng water sa kettle para tipid gas. Tipid soleng. Ayan. Babalik pa rin natin itong ating chicken ulit. Para pantay. Hindi. Para pantay. Yung kanilang pagkaloto. Thank you.
medyo naubos eh. Mukha na lang yung naubos. Para pakaan mag... Laging nagtaraga naman na lang. Ayan guys. Ayan. Ituluto na yung ating gulay. So, lagyan na natin siya ng tubig na mainit. Ayan. Dumihan natin yung ito. So, antayin natin tumukuloy. Kukuloy. So, ayan guys. Instead na dahon ng sili, ang ilalagay ko, dahon ng sili or tanlad. So, since na marami po akong basil, so ayan, lalagyan ko siya ng basil. So, ayan. Wait na lang natin pumulo. Para ilalagay na natin yung ating mga leafy vegetables. Ayan. So, tikman ko po muna. So, tapang siya. Ilagyan ko na lang siya ng So, yung ating chicken na fried chicken is nanatiling mahina ang apoy. Ayan. Pati peral. Pakuloyin natin ng kulo-kulo. So, ayan na po. Super kulo na. Yan yung ating chicken. Fried chicken. Ito. So, tama na yung timpla guys. Laglag na natin yung ating sili na green. Yung ating basil. Ayan. Tapos yung ating malunggay. So, pulpak ito guys. Pulpak. Masustansyang ulam. So, sobrang lakas ng hangin na matay yung pag mahina. So, ayan guys. So, sawa nito is
yung ating fried chicken ko, ilipagay ko. A few moments later. So ayan guys, ito na ang ating fried chicken. So po ayan po. Kain na tayo. So ayan guys, ang ating tinola. So ayan po.